Hey, so what's up guys? Ito po si W Gameplay. At ayun nga po, nagretiro na nga po si Mick Pinisi matapos ang 17 seasons na paglalaro sa PBA. Paalala lamang po na ginawa ko po itong video na ito para maging masaya naman yung pag-alis ni Kuya Mick Pinisi sa ating liga at hindi po lamang pagtawanan si Mick Pinisi. At hindi ko po pinapalabas dito na hindi siya magaling o kung ano man. Sa katunayan nga po ay kasama siya sa ating top 10 best 3-point shooter sa ating liga. So dito po makikita natin na mayroon po siyang 956 3-pointers. Wow. So ayun nga, ginawa ko lamang po ito para naman hindi ganun kalungkot yung pag-alis ni Mick Pinisi sa PBA. Kaya heto nga po, ang mga unforgettable moments ni Mick Pinisi sa PBA. Tara na, mga pare ko, pagkatapos nito, kung gusto niyo akong talunin, ma-shoutout at manalo ng mga pa-premyo na ito, just go to pilipinasoups.com and then bumuo ka ng iyong super team at talunin kaming lahat na sumali dito at pwede kang manalo ng 300 pesos load at mga cash. At pagkatapos mong isubmit, like yung kanilang page para malaman mo kung sino ang nanalo at iba pang mga updates. So ito nga po yung una sa ating listahan ng mga unforgettable moments ni Pinisi, kung saan ayun po, naghubad ng shorts si Mick Pinisi sa harap mismo ng kanyang mga kalaban at kampe. Kinalauna naman inamin niya na finaul niya nga yung kanyang defender. Natatandaan ko pa po yan dahil siguro mga ilang araw lang po yan matapos yung kanyang flop kontra sa Petron. At ayun, sinundan niya nga po yan, yung kanyang paghubad. Dahil tinawagan niya po siya ng foul, ayan, naghubad niya po. At ayun, nagpaliwanag po siya sa referee na inaayos niya lang daw yung kanyang pagkatakin ng kanyang damit. At ayun, di rin maiwasan ng kanilang import na matawa sa ginawa ni Mick. At kinalaunan, tinawagan din siya ng foul. At ayun, inaamin niya naman at nagsorry siya sa mga officials. Tulad nga ng sinabi ko kanina, kilala po si Mick Pinisi bilang isang matinding shooter sa ating liga at hindi maiwasan na meron siyang mapapanis at maaasar syempre. Ayan, nakikita niyo po rito na open po si Mick Pinisi at hinabol nga po ng import at natamaan po siya. And one po yun, 4-point play opportunity po para kay Mick Pinisi. Nakita niyo naman yung post ni Mick Pinisi, pre. Parang sinasabi niyang, ang dali naman nun. Sa NBA po, kilala po itong move na ito na signature ni Jamal Crawford. Shake and bake nga po itong move na ito. So panoorin natin si Mick Pinisi. Ayaw pa rin. Washington already leaking out. Pinisi's campers. Wow! What a move! Yes! Mick Pinisi! So yun, nakita niyo naman mga pare ko, ipanis po yung kanyang mga defenders. Tatlo po ata o apat yung kanyang dinaanan doon. Kita niyo naman. Panis na panis, syempre. Kala mo hindi 6'9". At syempre mawawala ba naman ang sarap buhay post ni Mick Pinisi? Syempre hindi. Ito, dumako naman po tayo sa pinakasikat na ginawa ni Mick Pinisi at gumawa ng ingay maging sa labas ng bansa. Na-feature nga po ito sa CBS Sports at sa ESPN. Ayun, kita niyo naman. Tinamaan po siya tapos delayed din po yung kanyang reaction. Flop na nga, delayed pa yung kanyang reaction. Kaya akala pa nga nang bumato na yan, ilalaban niya si Mick Pinisi pero hindi po siya lumaban. Naisip niya rin kasi na ma-out of the playing court yung import na bumato sa kanya. Late niya nga lang, naisip. So ayun nga, hindi naman nabaliwala yung ginawa ni Mick Pinisi na out of the playing court po yung import na yan. At ayun, sumikat pa siya hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. So ayun lang mga pare ko, maraming salamat sa panonood. Please like the video bilang thank you kay Mick Pinisi at tignan natin kung ilang mga tao ang magde-thank you kay Mick Pinisi. Ipagdasal din natin na maging successful yung kanyang business sa Thailand dahil meron po siyang poultry farm po doon. At ayun, nag-aalaga nga siya ng mga manok. Binibenta niya rin po yung mga itlog nito. So ayun lang, thank you for watching mga pare ko. This is W Gameplay. Good luck Mick Pinisi sa iyong business. Thank you for watching mga pare ko. Bye-bye.